nato mga Cebuano din ha nga naminaw ron no din sa area sa Davao del Sur. Kunasa abli sila sukat gahapon mga kaigsoonan nato din ha nga mga members, libo-libong mga members nato din ha diha sa may area sa Igos, Davao del Sur and Kidapawan City diyan sa area ng Santa Cruz and Pantukan. Diyan ho tayo next week sa area ng Pantukan. Pupunta na naman ho tayo. Kumusta rin yung ating mga OFW na nakatutok ngayong umaga dito sa ating programa. Live na live dito sa South Cotabato, the Coronadal City. Sama syempre sa ating programa ngayong umaga, ang First C, the Ultimate Vitamin C. Si Sir Nanti, nakikinig din po sa atin. Grabe. Pa-mention nyo ng ano, onliners kung sino yung mga names nga dyan. Nandito sa group chat natin. Puro alias-alias lang na nakikita ko. Pangalan. Si Dodong Lapang pa pala. Si Sir Puyet, nakikinig ngayon. I think they are still in Cebu. Na nakaharap yung mga leaders po natin dyan, no? Kahapon dyan sa area ng Cebu North po natin. Si Jory Jo na birthday niya ngayong araw. Aba, nanonood habang nasa CR. Ang ginagawa mo dyan, Jory? Ba't ka nasa CR? Si Ann Miguel Bulani. Hi, ma'am. Good morning. Nakikinig din po ngayon. At yung mga onliners na papansin ninyo, sila yung mga nagre-reply po dyan sa ilang mga message sa atin sa page natin, yung Jack Radio Online. And hindi po natin maaasikaso po lahat-lahat ng mga yan, mga kapamilya po natin. Mga bagay-bagay nating bigyang daan ngayong umaga. Saan nga po ay kahapon isinagawa itong devotional program, information orientation drive dyan sa area ng Cebu North branch po natin. Kasama yung ilang in-charge po natin. Kunting pag-iintay lamang ha. Yan sa mga members po natin sa area ng Cebu. Mga OFW din po natin, ongoing pa rin yung ginagawang orientation via online. Nasa set number 3 na ho sila. Set 3. Mga OFWs po natin. Yung unang orientation, may nakapasok pa rin ng mga hindi members. Grabe talaga, no? Para-paraan talaga itong mga spy na ito. Awan ko lang, spy ba yun o talagang gustong malaman yung mga impormasyon? Ganun talaga, wala tayong magagawa po dyan. Telegram pa rin, di ba? Ginagamit natin onliners doon sa ating mga ano, sa mga orientations natin sa mga OFWs po natin. Sabi naka more than 300 in just one night. Pagsasagawa ho nila ng orientations. Sipag ng mga onliners natin, palakpakan natin yan. Humihirit ng mga to eh. Ng mga onliners natin, sabi nila eh, pwede daw ba na magbanding naman? sabi natin, antay-antay na muna tayo. Pag fully operated na po yung lahat ng mga branches po natin, huwag masyadong magmadali. Ganun lang yun, oo. And of course, pag-uusapan din po natin mamaya yung syempre mga pag-alala ng ilang mga members natin na hindi pa rin na-orient dun sa advisory po ng Securities and Exchange Commission. Sinasabing walang secondary permit. Amuse Radio Digos, Sir Rigi. Naka-ano kayo dyan? Naka-live ba kayo? Sir Rigi Kapada. Amuse Radio Digos. Pa-message nga ako, Sir Rigi, kung live ba ho kayo dyan. Para laging nating ma-special mention yung Muse Radio Digos natin and K37 TV.
Ang galing ng programming ng radio stations na yan, lalo na na mag-hook up na sila dito sa atin. Through Sir John Blanco, may buntag kaninyong tanan din na user radio Digos K37. Abangan nyo rin po yung Jack Radio General Santos. Bubukas din po. Sooner, malapit na po yan mga kapamilya. Yan sa area ng General Santos, yung Kapa TV ho natin and Kapa Newspaper. Abangan nyo po yan. Again, pag-uusapan natin mamaya itong advisory ho ng SEC laban dito sa Kapa Worldwide Ministry Association. Dahil noon pa natin sinasabi na ang Kapa Worldwide Ministry Association, wala nang ang money transactions po dyan. Tulad na nangyayari noon, no? Di ba na-rebook ho yung SEC license po natin under Kapa Ministry International Incorporated. So ngayon hindi naman kailangan ng Kapa Worldwide Ministry Association na kumuha ho ng SEC registration dahil yung magiging operation na lamang po ng Kapa Worldwide Ministry Association purely religious activities na lamang. Wala nang transactions po dyan, wala nang money transactions, just like before, no? Mayroong donation and blessings. So, yun ay para na lamang sa mga members po natin. Pagsasagawa ng devotional program, religious activities, and pagtulong ho doon sa mga kababayan ho natin, isang nangangailangan ng tulong. So ganun lang kasimple yung explanation po dyan mga kapamilya. Dahil nga po, no, sa Kapa Worldwide Ministry Association, again, pabalik-balik natin, no monetary transactions. Ibig sabihin, walang money transactions na po dyan. Nangyayari, halimbawa, buwan-buwan, magbibigay yung ating mga members ng tig-dalawang piso, limang piso, para doon nga po, ambag-ambag, no, sa mga members po natin, o sa iba pa, mga nangangailangan ng kanilang medication, scholarship, ng ating mga kababayan. Yun lang yung magiging functions po nun. And of course, in the separation of the church, ganun lang po yun, mga kapamilya. So, wala na money transactions. Kasi nga, dahil doon sa nag-trigger sa post ng post sa mga social media, lalo na sa mga Facebook, na hindi naman nakakaintindi, lalo na yung mga may pakay talaga ng mga detractors against sa Kapa, na may sinasabi na 40%, may sinasabi 50%, may 80% na monthly payout ko, no? Ano to, investment? Na laman ho natin, yung iba pala, hindi naman mga members. Meron ibang mga members na pagkuha ng impormasyon galing kay Kwan, i-post ka agad sa Facebook. Akala mo siya yung first-hand information na nakakuha ng impormasyon. Yun pala, narinig lang din kay Kwan. Yun yung mga tawag natin doon, mga tulad nitong kay Isa. Isa Falcon. Ay, akala mo naka-attend ng orientation, yun pala. Narinig lang naman dito sa Jack Radio na hindi pa sigurado sa kanyang pinupost. Parang kurabot sa kurabot pugadan manok pa. Yung mga bigyan daan natin mamaya. Para at least maintindihan ng ating mga members na hindi naman talaga natin in-applyan ng secondary permit yung Kapa Worldwide Ministry Association dahil nga po nag-desisyon yung ating management, yung ating board na magiging purely religious organizations na lamang po yan, just like sa iba na separation of the church, the power of the church and the state. Ganun lang kasimple yung understanding po natin dyan mga kapamilya. Okay, so live din pala tayo sa website natin. Sabi ng ating mga mga onliners, I see. Oh, mga
mga puyat daw palagi yung mga onliners natin, kaya kinakailangan daw nila mag-banding naman. Sige, hilingin natin dyan. Nakikinig daw si Ma'am Chari ngayon eh.